Magandang buhay mga Repa Pips dyan. So magbabalik tayo ngayon para sa panibagong YouTube video. And so guys, i-check ko lang yung aking bagong, hindi pala aking, yung bike ng aking misis. Ayan, so meron pa yung relationship goals. So i-check ko lang guys sa inyo yung bagong bili ko na mountain bike. Ito ay ang Trinx M116 na 26. So, ayan guys, panalo itong guys, nabili ko. Magugulat kayo sa presyo yan, no? Ayan, nabili ko nga pala ito guys ng 4,000 pesos lang. Used na ito guys, pero ikan-ikan nyo naman, mukhang brand new pa. Ayan, pero nag-research ako, around 6,000 to 9,000 pala ang brand new nito, depende sa seller. Ayan. So, pauna-una akong ginalaw dito guys, pag-uwi ko ng bike, binaliktad ko agad itong stem. Ginawa ko siyang payuko kasi pataas yan eh. Nakataas yung stem niya. Tapos, inangat ko yung spacer. Nilagay ko sa taas dito yung spacer kasi maliit. Hindi naman ganun kalaki at katangkaran yung misis ko. Kaya binabangon. Ayan. Yung sumunod na ginawa ko guys, tinanggal ko yung ano rito. Yung rest. Ayan. Ayan. Ipapakita ko sa inyo yung tinanggal ko guys. Yung nakalagay dito sa dulo ng handlebar. So yun, tinanggal ko yun. Then, sunod ko guys, nilagyan ko siya ng padded na saddle. Ayan, nilagyan ko ng padded para kahit paano lumambot yung upuan. Ayan. Tapos, pero okay naman kahit wala. Malapad naman din, then malambot. Pero, sayang naman kasi itong nabili ko sa Shopee, kaya nilagay ko na rin itong padded. Ayan, padded. Tapos, nilagyan ko na rin ng saddle bag para dito namin nilalagay yung mga tools, patch, ilaw, flashlight, etc. Ayan. Tapos, nilagyan ko na rin ng water holder cage. Ito, ayan. Tapos, guys, ang isusunod ko na papalitan dito, meron kasi akong aluminum na pedal. So, plastic lang kasi ito, guys. Ayan. So, nakikita niyo, plastic lang. Papalitan ko siya nung nakakabit sa aking bike. Kaya papakita ko sa inyo. Papalitan ko yan. Yung ginawa ko ng video nung nakaraan na lagyan natin ng grasa yung ating pedal. So, after ko mapalitan yan, siguro guys, babalik na rin ko itong kable ng shifter. Para hindi siya tumatama dito sa head tube. So, tumatama kasi. So, ang gagawin ko, ipapaganan ko siya. Ayan, nakapalibot kagaya dun sa aking mountain bike. And then the rest, okay naman. Ang ganda ng shifting ito. Ayan, etc. Ayan, so ang haba ng kwento. Ito. So, simulan natin guys ang ating bike check. So, sisimulan natin sa ating frame guys. So, yung frame natin ay alloy 6061. Ayan, glossy white. Medium ang ating size guys. Size 17 inches ang ating frame. Straight tube tayo guys. Straight tube yan yung ating head tube. Hindi siya smooth welding. Sa akin naman guys, wala namang problema kung smooth welding or hindi. Ang mahalaga, may bike. And then, ano lang naman yun guys eh, personal preference. And guys ha, nanote natin, personal preference. Yung iba kasi gusto ang smooth welding, yung iba ayaw. Pero sa akin, walang problema. Kahit hindi yan smooth welding. Tapos guys, meron yung naka-ICR na ang ating frame. So, tatlo ang ating ICR. Isa dito. Ayan. Tapos dalawa sa kabilang side. So, ang ganda na ito guys, promise. Dalawa. Then, kung tatlo yung pumasok dito, yung isa lumabas sa top tube. Yung pumasok sa top tube, lumabas din sa top tube. Tapos, yung dalawang pumasok sa down tube din siya lumabas. So, makikita mo lang yung kable dito sa may bandang likod ng ating frame. Yan. Siyempre, mayroon niyang bridge. Yung ating seat stay saka yung chain stay. So, meron yan bridge. Tapos yung mga decals na makikita nyo dito, black, gray, saka red. So,
panalong-panalo yung color combination nito, gustong-gusto ko talaga siya. Okay? Nung nakita ko ito, binenta niya ito, wala pa akong pera, pero once na nagkaroon ako ng pera, binessage ka, nagkaroon ako ng seller, sabi ko, sige, kukunin ko na agad. Ayan, di ba? So, by the way guys, integrated ball bearing nga pala ang ating headset. Tapos yung ating stem made of alloy yan, na 90mm. Tapos mayroon dalawang spacer na 10mm. Na yung stem natin may tatak na rings. Yung handlebar natin guys, 680mm. Bakal nga lang siya guys. Pero wala namang problema sa akin yung bakal. Okay? Ang seat post natin guys is 27.2mm. Ayan. May payat siya. At 300mm yung haba. Tapos, yung saddle niya guys, yung upuan niya malapad. Malapad yung upuan niya. At hindi ganun kahaba yung pinaka-uli niya dito. Tama-tama ito sa babae. Ayan. Siyempre, yung ating seat clamp ay made of alloy din. Pero ang ganda nito guys. Promise. Tapos, dito tayo ngayon guys sa ating crankset. So, yung crankset natin naka 3x 44, 34, 22. Made of bakal yan guys. Square, tapered. Yung crankset natin, yung crank arm natin guys ay bakal din. Ayan, 170mm. Base sa aking ano, pag susuri guys, yung BB niya sealed bearing. Ayan. Kaya lang, mas maganda sana kung mabubuksan natin kasi may mga peke, yung housing niya, itsurang seal bearing, pero pag tinignan mo sa loob, ball bearing pala. Kasi tinitingnan ko dito kung mayroong mga, ano eh, yung mayroong may tinuro sa akin para malaman kung seal bearing o hindi. Ayan. Nakita ko naman seal bearing, pero minsan madaya eh. Ayan. Ang pedal natin guys, yung stock plastic, again, papalitan ko yan ng aluminum na pedal. Ayan. Tapos, naka 7 speed pa tayo na Shimano na threaded cogs. 13 yung pinakamaliit, then 32 yung pinakamalaki. Tapos, ang RD natin guys, ay syempre, Shimano tourney, oversize ang kanyang pulley, yung kanyang tension pulley, pati na rin ang kanyang guide pulley. Ang ganda na shifting ito guys na tourney. Ayan. So, para sa akin, walang problema kung tourney yung shifter mo as long it serve its purpose. Sabi nga nila, RD yan. So, basta gumagana siya ng maayos, okay na okay siya. Thumbs up tayo dito sa Shimano tourney na to. At ang ating shifter, syempre, Shimano tourney din na 3x. Ang ganda na to, guys. Dito tayo, guys, sa ano, sa mechanical disc brake. Naka-mechanical disc brake pa rin siya, pero guys, ang ganda ng pagka-setup ng ating mechanical disc brake. Hindi ko na siya ginalaw kasi na-satisfied ako dun sa piga. Nung piga ng ating lever. Hindi ko alam yung tatak, guys. Kasi meron siyang letter X. Hindi ko alam kung X-Men ba to. Na naka-IS mount sa likod. Yan, ang ganda, oh. IS mount. Tapos, 160mm na rotor, harap at likod. Ayan. So, kung naka-IS mount sa likod, syempre sa harap, naka-IS mount din na X-Men yung kanyang mechanical disc brake. X-Men, ano? Ayan. And then, guys, yung ating hubs, bakal. Ayan, bakal ang ating hubs na threaded parehas. Threaded yung likod, threaded yung harap. Para sa akin, okay lang din yung threaded. Eh, mas matibay nga para sa akin yung threaded kasi solid yung axle niya. Ang kapal. Di ba? Hindi mo mababaluktot yung axle nun. Ayan. At ang ating rayos or spokes ay bakal din. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. 32 holes ang ating hubs. Tapos yung rims natin guys is double wall alloy na rim. Siyempre, meron yan yung sticker na rings. Tapos yung gulong natin, guys. Gusto ko yung gulong na ito. Fast rolling. Yan, tama-tama ito sa mga gustong mag-ride-ride sa mga malalayo. Pang ano talaga ito, kalsada. Yan, may tatak na kenda. 26 by 1.95 yung kanyang gulong. Dito naman, guys, sa ating suspension,
yung suspension cord natin, guys, wala siyang lockout, wala rin siyang preload. Yan, talagang basic suspension cord siya. Pero okay lang din yun, guys. Yan, kasi mountain bike naman tayo. Yeah. At itong shifter natin, guys, ang shifter natin ay Shimano V-Brake. Yan, hindi ko alam kung anong Shimano to, guys, eh. Pero ang ganda ng shifting niya, guys. Promise. Yung handlebar niya, ay yung handle grip niya, guys, gumang goma. Bala ko rin itong palitan ng silicone grip. Hindi ko lang napalitan, nakalimutan ko. Ayan, so, talaga ito, guys, wala na akong nakalimutan sa ating bike check ng ating bagong-bago panalong ang ating mountain bike. Ayan, so, hanggang dito na lang, guys, ang ating video. Siyempre, huwag kalimutan pindutin ang like. Mag-comment na rin kayo, guys, kung ano masasabi ninyo dito sa aking bagong-bagong mountain bike. Ayan. At syempre, huwag kalimutan pindutin ang subscribe button para ma-notify kayo sa mga susunod natin na bike check videos or kaya bike repair tutorial. So, road to 7,000 na tayo. Maraming salamat sa manonood. Kita-kits mga repo-pips. Paalam!